Ito pala yung polycarbonate natin, mga boss. Ayan yung haba niya. Magandang araw muli, mga boss. Pagpatuloy natin yung paggawa rin itong mga gate. Bale, nililinis na ngayon. Ginagrinder na yan. Tapos nakabili na rin akong pintura na gagamitin para sa mga grills at gate. Ito yung apply namin, mga boss. Ito yung epoxy primer black. Muli black na to, mga boss. Ayan, epoxy primer black. Tapos meron siyang, siyempre meron siyang catalyst. Ayan, tapos bago natin pipinturahan yan ng primer, epoxy primer, ano muna natin, nang papayaran muna natin ng polytap yung mga dugtungan ng tubular para silyado talaga, di papasokan ng tubig. Tapos ito yung thinner ng epoxy primer. Acrylic yung binili ko para mas maganda yung thinner. Pwede rin lacquer, kaya lang ako gusto acrylic. Tapos binili rin ako ng roller, siyempre, tsaka paintbrush. Kailangan dyan. Ayan, paintbrush. Ito pala yung presyo, mga boss. Yung ito, yung epoxy primer black. $6.50 isang galon dito sa Riot. Yung dalawang galon na binili ko, $1.30. Tapos yung polytap, ito, pamasilya natin. Nasa 200 isang litro or 1/4. Tapos yung mga, yung acrylic na thinner, 40 pesos isang bote. Ay, dalawa yung binili kong ganito. Tapos yung roller, baby roller, 50 isa, bali dalawa to, 100. Tapos yung paintbrush, dalawa. Tapos dalawang paletang maliit. Bali, nasa 1,800 yung nabili ko dito sa pintura, mga bossing. Yan, 1,800 lahat. Dalawang galon itong epoxy primer black. Bali, yung nabili ko nung una, yung mga bakal, nasa 20,000 may git yun. Yung ginamit natin mga materyales dito. Tapos yung huli, yung nakulang, nasa 2,000. Bali, nasa 23. Sabihin natin nasa 23. Nasa 2,000 may git kasi yung nauna. Ay, nahuli. Tapos itong pintura is 1,800. Siguro nasa kulang-kulang nasa ano na tong mga materyales dito sa mga grills tsaka gate. Kulang-kulang nasa ano na siguro, mga 27,000. Yung mga nagagastos sa materyales dito ng mga grills tsaka gate. Hindi pa kompleto 'yung mga boss, baka kukulangin pa si itong pintura na to. Tsaka 'yung ano pa, 'yung gagamiting bisagra pa dito sa mga gate. Siguro sa tansya ko aabot na ano to, mga 30,000 'yung materyales. Yung pintura, tsaka yung mga yung palang, ayun pa palang ano dito, mga boss, yung bali yung hardy board. Bali, titingin muna ako doon, tutingin muna ako ngayon dito sa malapit sa hardware kung meron dito. Kung wala dito, wala talagang choice. Siguro kahit na makapal na ano na lang yung nalagay dito, liso yun lang lalagay ko pagka wala akong makikitang hardy board na makapal. Bale, may nakalimutan pala tayong bilhin, mga boss, yung grinding disc tsaka liha. Gagamitin doon sa pag-apply ng ano, nung polytap para lihahin. Pagkatapos apply, lihahin. Tsaka yung tubular, kailangan din lihahin doon. Yun, bago i-epoxy primer. Ito yung liha bilhin natin, mga boss. Bale, ibumili na lang ako yung per pit kasi mas matibay ito kaysa doon sa per pieces. Yeah. Mas matibay ito, ma'am? Yes. Magkano per pit to? 65 po. Mura lang. 65 per pit. Hindi ba pwedeng 5 na lang? Hindi pwede. Grabe ka naman. Wala na kami. Uwi ka na lang sa inyo. Doon ko na lang bumili. Sige, resibo mo. Hindi nga mong discount ha, senior. Bakit? Senior ka na ba? Malapit na. Oo. Kaya nyo magandang tindera ng hardware na to. Duroblox. Dito sa Maya Riot. Puso pa lang, pulang-pula na, mga bossing. Ito mga boss, 130 liha. Ito mga boss, nandito na tayo sa bahay. Hindi na sa kanila itong mga liha.
Ah, bye. Oh, Lia. Tapos yung grinding disc. Tatlo. Wala nang kulang. Brenda. Yan. Utang muna sa tindahan. Pangalan nyo, sabihin nyo sa inyo. Ay. Oh. Eh, mga boss, pupunta na tayo sa Angeles Hotel. Kompleto na yung gamit nila dito. Meron na silang pintura, polytap, liha, grinding disc. Bale, mga bossing, papunta na tayo sa Angeles, sa project. May mga materials na rin yung mga naiwan dun. Nandito na tayo sa project, mga boss. Ayan, nililiha na tong sisame dito sa ceiling para ma-prepare na sa pag-apply natin ng first coating na flat latex. Tapos dito sa kitchen extension, ayan, bali na atalis na tong lababo. Medyo marami pa kasi ongoing pa yung construction. Saka dito sa pag-install ng tiles dito sa kitchen, sa flooring. Ayan na yung hindi dito. Lapit nang matapos tong kitchen extension, mga bossing. Dito naman sa bakod, mga boss, bali nag-apply na sila ng ano, ng kulay ng bakod. Ayan. Ayan na yung pinakakulay ng bakod. Tapos yung poste, medyo halos kasing awig ng kulay ng wall ng bahay yung kulay ng mga poste. Ayan. Nag-apply na sila ng ano dyan, kulay. Yung elastomeric na rin or shine yan. Lapit na, tapos baka ma-install natin yung mga grills this week pagka natapos ng mapinturahan. Tsaka yung gate. Tapos pagka natapos ng mapinturahan yung mga yan, tsaka natin i-install yung mga ilaw. Huli natin ilagay yung mga ilaw para hindi na sagabal sa nagpipintura yon, hindi na nila iniilagan yung mga ilaw. Kung i-install natin ngayon yun, medyo ilagan ng mga pintor yon, isang trabaho pa yon. Kaya mas maganda kung huli yun para mabilis yung pagpintura. Ito pala yung design ng mga ilaw na lalagay dun sa mga poste sa bakod, mga bossing. Ito. Ayan. Ayan yung lalagay natin doon. Poste. Ayan. Tapos yung kulay ng ilaw na to, ilaw nito is warm white. Warm white na 3 watts lang para hindi masyadong ano sa kuryente, malakas sa kuryente. 3 watts na LED na ilaw. Ayan yung ilaw na lalagay sa mga poste. Huli na natin lalagay ito pagkatapos na yung pintura. Bale, tatayo ko naman muna pala yung mga poste, mga boss, itong 2x4 na poste. Tatayo ko na dito sa dalawang poste na to para kung sakaling matatayo ngayon, bukas magagawa natin yung ano dito, yung trellis. Yung trellis dyan. Bale, ayun na yung mga poste, mga boss, dito sa, ano, sa trellis. Ayan. Bale, hinuway ko siya doon. Tapos, pinauna ko ng bakal dito sa mga poste.
dalawa sa ilalim, dalawa sa ibabaw. Tapos bubuhusan namin ng ano to, ng semento para matibay. Saka yung isa, dyan papatong yung ating release. Bale 2x4 na yung nandito sa gitna. Tapos 2x4 din yung dito. Paganyan, puro 2x4. Tapos yung polycarbonate yung pinakababong. Kaya ako pala nilagyan ng ganito. Dito ko siya nilagay. Kasi meron pang posley dito para dun sa design niya. May design kasi yung tubo lang nalalagay ko dito. Yung parang pantrellis talaga. Kaya hindi siya nakapatong dun sa poste. Para meron siyang posley dito sa labas. Ayan, bali bubuhusan na namin ngayon ito. Para bukas, ayos na, matibay na yung poste. Dito naman tayo sa mga nagpa-fabricate ng mga grills, mga boss. Ayan, ito mga grills, natapos ng mag-grinder. Tapos na masilyan na rin ng polytap yung mga dugtungan ng mga tubular. Ayan, yung ito hindi pa na masilyan to. Bali na grinder pa lang yung mga yan. Tapos meron na rin silang natapos na napinturaan na. Ito. Bali naka tatlo na sila. Ayan. Ayan na yung kulay ng ano, black. Epoxy primer black. Ito pa. Baka siguro sa tansya ko sa Biyernes doon madi-deliver doon to mga to. Ay, good morning mga boss. Nandito na naman tayo sa project. Bali sana gagawin ko tong mga trellis dito. Ayan, dito sana yan. Gagawin ko sana ngayong araw kaya lang medyo ibili muna kami ng materials para dito sa para doon sa likod dun sa tiles doon. Tsaka yung polycarbonate dito na gagamitin kailangan namin bilhin ngayon para pwede na yung materials. Siguro mga bukas na lang gagawin to. Yung tiles dito mga boss yung bibili natin ngayon. Yung dito sa may materials pa dito, dito. Kaya dapat itatiles din to. Bali kasama ko si Bossing na biyanan nung iari. Bibili kami ng tiles ngayon. Tsaka yung pala mga ilaw dun sa ano, dun sa dito sa may kitchen extension. Yung mga ilaw dito para mabili na rin. Para malagay na. Ayan yung mga ilaw dito. Yung cobble tsaka pin light. Sabay-sabay na magbili. Nandito naman tayo sa ano, mga Boss Angeles. Dun sa bilihan ng tiles tsaka yung granite. Halay bibili tayo ng ano ngayon. Tiles. Para dun sa terrace na gagawin natin sa trellis. Ito yung tiles na dito marami. Maraming pagpipilian dito. Ayan, 159. 199. Iba-iba yung price conforme din sa design mga boss. 169. Ito yung napili niyong ni Bossing, yung nagpapagawa doon. Ito yung lalagay natin sa ano, sa may trellis sa likod. Hindi siya madulas. Floor tiles talaga siya. Panlabas, ayan. Ayan mga design nila. Ayan mga design nila pang ano mga boss, yung pang labas nila. Pang terrace yung maganda yung mga yan. Ayan yun ang madulas yan, pwede yan. Papunta kami ngayon sa ano mga boss, sa bilihan ng polycarbonate dun sa Santo Domingo, Pampanga. Sama si Diana ni Bossing. Bali dito kami sa expressway dumaan. Tapos nag-exit kami ng Mexico. Tanong natin kung magkano yung mga presyo ng polycarbonate doon tsaka yung mga spandrel. Maraming bilihan ng spandrel doon. Para magka-idea rin kayo magkano. Ayun mga boss, nandito na tayo sa ano, bilihan ng mga polycarbonate tsaka mga yero. Dito nabibili yun sa tubular.
Ayan yung Friendship Hardware. Dito to sa may ano, ayan. Yung Longapugapan Road, Barangay Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Ayan, bali to yung pangalan ng store nila. Friendship Construction Supply. Tatanong tayo ng polycarbonate na gagamitin natin. Saka yung span drill din na ilang paraso lang. Yung may butas. Ito yung nabili natin mga boss dito sa hardware. Itong accessories ng polycarbonate. Mamaya ako na i-ano sa inyo kung magkano bawat isa. Malay nabili namin nasa 14,195 lahat. Ito yung bodega nila dito mga boss. Ayan yung baka nila ng mga materyales. Ayan yung mga metal paring, dami. Tubular. Boss, yun yung bini. Polycarbonate. Yung mga spandrel mga boss. Ito yung may butas. Ganito yung kinuha ko kasi para may singawan yung kisame nating ginawa doon. Yung may butas o may esos. Ito. Kulay white. Ito. 210 na tayo sa nito. White. Sabi nyo na. Dito rin pala yung paggawa ng yero mga boss, ayan. Pala pinapasok nila yung miso dito sa molde. Ayan. Pala liso muna, GI sheet muna yan. Tapos sa pasok dyan, paglabas niya doon, yero na. Rib type na yero to. Yung molde nila. Ayan, kulay green. Dito ito sa, ano, sa Santo Domingo, dito sa Mexico. Red type na yero. Bale, dalawa pala yung ano nila, molde nila sa rib type na yero yung mga boss. Kulay red naman ang ginagawa nito isa. Ayan, paano gawin yung rib type na yero? Ayan yung molde mga bossing. Ang yero nyo is rib type. Ayan, ganyan ginagawa yung yero. Kasi liso lang siya na plain sheet. Mahaba. Mapasok dito sa molde nila. Kaya paglabas dito, ayan, rib type na ng yero.
Ito pala yung polycarbonate natin mga boss, ayan yung haba niya. Bale, sobra to kasi wala ang available ng sukat na kailangan natin doon. Kaya medyo may sosobra tayo dito. Ito yung nilalagay sa ano mga boss, ito yung pang dugtong niya or yung H profile ng polycarbonate, yung accessories niya. H profile. Bale, 800 isa nito, 6 meters ang haba. Ayan, 6 meters to. H profile. Tapos meron pang isa yung ano, yung end clip. Nilalagay dito sa dulo ng polycarbonate. Ito, H profile tapos polycarbonate tapos yung isa yung end clip. So, marami din nga dito mga bossing stainless, ayan. Ito yung spandrel. Yung binili ko may slats para sumisingaw yung kisame. Napalaban yung sasakyan ni Tatang ah. Yung itong polycarbonate nandito sa ibabaw nakasakay. Hindi kasi kakasya dito sa loob mga boss. Tapos yung mga spandrel. Ayan, bali pinutol ko na lang yung mga spandrel doon sa sukat na kailangan ko. Tapos ito yung mga accessories ng polycarbonate. Ayan yung daan-daan na lang. Ayan yung itsura ng sasakyan ni Tatang. Ayan mga boss, tara, let's go. Hindi na siguro malalaglag to. Tibay naman yung pagkatali. Tandaan na lang. Okay mga boss, nandito na tayo sa project. Ayun na yung polycarbonate. Ababa na. Ito yung polycarbonate kulay brown. Bale, yung size nito is 4 feet. 4 feet yung lapad. Tapos itong order namin, bale 16 feet. 16 feet yung haba nito. Tapos ito yung nalagyan na accessories niya. Yung jointer. Ito yung pandugto mga boss. Bale, isa nito 800. 6 meters yung haba yung jointer. Tapos meron pa siyang clip or yung edging dito yung U-clip. Yung dito sa ano mga boss sa terrace dito sa labas. Yan, bali na tayo sa rin ito. Napatapos na si Master Boboy ang bumanat dito. Dito natin lalagay yung trellis, may trellis pa dyan. Kaya hindi ko pa pinabuhusan yung poste na yon para tatayuan ko ng tubular yon. Tapos i-welding doon sa bakal na yon para matibay. Yan kakapit yung pinakahahawak doon sa ating trellis na pakinig sila. Dito naman tayo sa ano, dito sa kitchen extension. Yung sa kitchen extension, ayan, bali yung kisame, ayan, patapos na rin. Na fixura na ng flat, tapos yung wall. Ayan, yung kisame dito. Tapos yung lababo, tapos na rin ito. Babukas, bubuhusan yung ilalim dito. Kaya angat na mga 4 cm to dun sa flooring ng kitchen. Angat yung ilalim ng lababo. Bubuhusan pa yan para matabunan din yung tubo na yan. Dun sa ano kasi yung mga boss yung tubo na yan sa washing machine yon. May washing machine dun sa gilid dun. Mayroon siyang tubo dun para drain. Dugtong ng lababo. Tapos sumakbo siya dito. Dito mayroon siyang manhole dito. Ito yung manhole ng yan. Ayan, terrace. Ayan, nasa may trellis. Bali, ano lang to? Pinto, tsaka bintana. Saka pala yung spandrel na binili natin. Dito yun. Yung spandrel na binili ko kanina. Ayan dyan, tsaka doon sa likod meron. Bale, yung binili ko kanina, ayan, puro may butas slot dyan. May spandrel na binili ko. Pinutol ko na doon para hindi masyado mahaba sa mahaba. Pagka dinala, hindi kasya sasakyan. Pinutol-putol ko na doon sa binila natin yan. Para dito yan.
Ito pala yung price mga boss nung ano, nabili namin polycarbonate tsaka yung mga accessories niya. Yung H connector, 800 ang isa. Ayan, 800, 6 meters yung haba nun mga bossing. Bali, tatlo yung kinuha ko. 2-4. Tapos yung U-clip, 400. Tatlo rin yung kinuha ko nun. 1-2. Tapos yung polycarbonate na 4 feet by 20 feet, 2,600 ang isa. Ayan, bali, isa lang kinuha ko nun. Tapos yung polycarbonate na 4 feet by 16 feet, 2,080 ang isa. Bali, tatlo yung kailangan ko nun. Ayan yung, tapos yung spandrel. Yung spandrel na may butas, bali, nasa 210 na tayo isa nun. Yung may butas na spandrel. Tapos yung ano lang to, yung tech-screw. Tech-screw ng uno. 75 pesos yung 150 pieces. Ayan yung price mga boss. Bali, nasa 14,195 yung nabili namin doon ngayong araw. Yung pala binili namin tiles, yung binili namin ngayon, nasa 55 pieces yung 40 by 40. Ito yung 40 by 40 na yun, yung tiles na yan. Bali, 2,915 yun. Tapos, 10 60 by 60. Ayan, mga 150 isa. Ayan, bali 3,965 din nabili namin doon. Ngayong araw lang to mga bossing. Ngayon nabili namin ngayong araw. Tapos ngayon pang maliliit-liit na resibo. Ito, medyo maliliit-liit lang to. Konti lang. Uwi na naman mga boss. Bukas na naman ulit. Bale mga boss, nandito na tayo sa bahay. Ito yung mga grills. Tapos na. Matapos na rin mapinturahan to. Ayan. Bale, i-deliver nilang bukas to. Siguro kalahati muna kasi tricycle lang yung sasakyan nito. Yung kolong-kolong. Hiramin ko lang yung kolong-kolong ng kaibigan kong gumagawa ng salamin. Bale, kalahati muna siguro. Hindi kaya nung kolong-kolong ganito karami. Mabigat. Tapos na pinturahan yun. Tapos yung gate to. Tapos na rin malagyan ng bisagra to. Ayan yung gate dun. Bayan nilagyan ng bisagra. Heavy duty to mga bisagra na to mga boss. Bali, shafting yung nasa loob nito. Tapos makapal na tubo. Ayan, bali, tatlo isang gate. Bali, yung sa ilalim pala mga boss, hindi na cardboard yung lalagay ko kasi wala akong makita rito sa dito sa area dito. Dito sa area namin. Baka liso na lang yung lalagay dito kasi wala nga ang makita ng cardboard. Lisong makapal na lang yung lalagay dito. Yung talagang ginagamit sa mga gate. Yung lalagay dito sa ilalim. Pero isang piraso nun, kasya na dito sa tatlong gate na to. Para matapos na rin to, apinturahan na para ma-install na natin dun sa Angeles. Bale, yun ang mga boss yung kabuuan ng araw ng Miyerkules tsaka Webes. Siyempre, shoutout mo tayo. Shoutout kay Marilu at Arboy Martinez. Shoutout din kay Mark Errol San Miguel all the way from Sydney, Australia. At shoutout din kay Eduardo Samaniego from Beverly Hills. At related happy birthday po kay Edrael Elarde from greetings from Puchaytay. At shout out din kay Billy Joe Aguirre from Singapore. Okay, shout out kay Orange Vlog. At shout out din kay Ron TV series from Novaliches. Shout out din kay Richel Angeles from Italy. At shout out din kay Dan B from Philippines. At shout out kay Belinda Atole from Taiwan. At
Shoutout din kay Ernesto Orgonyo at kay May Maya from Japan. At shoutout din kay Mac Lindon Patubig from Spain. Shoutout din kay Martin Andrade at sa misis niya na si Cheryl Andrade ng Basitas, Pangasinan. Shoutout po sa inyo mga bossing. Shoutout din kay Bobby Vlog. At shoutout kay Michelle Kiambao from South Korea. At shoutout kay Emmanuel Quadernal from Aklan. At shoutout din kay Alex Xu from Stavanger, Norway. At shoutout din kay Boss Bossing Bert Manalili Mix Vlog. Shoutout sa iyo Boss Bert. At shoutout din kay J. Mark Mariano from Kuwait. At kay Ed Gabriel from Saudi Arabia. Shoutout din kay Chicas Caracas from Alcobar, Saudi Arabia. Shoutout din kay Sergio Oplas ng Gisan, KSA. Shoutout din kay Dominador Elema from Damam, KSA. Shoutout din kay Gabriel Bito ng Taiwan. At kay shoutout kay Jojo Purigay at shoutout sa Pinoy Comedy Channel. Ay mga boss, yung mga boss na ninyo po shoutout. Bale yung mga boss, tapusin ko nung po muna yung dito yung video. Maraming salamat po sa Balanojo. Siyempre yung po mga bago din sa channel na to, kaya click po yung subscribe button sa baba at saka yung notification bell para lagi po yung updated sa mga video na i-upload ko pa. Kita-kita po tayo sa next video. Paalam.